Yan, magandang umaga po dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Naimbag nga rabi ka na kayo, Dita, Kailian. At magandang gabi naman po rito sa Houston, Texas. So nagbabalik po si Kadoro. So ang aking lulutuin ngayong gabi na to ay ang adobong mani. Itong adobong mani ay hindi ko po siya niluluto sa pamamagitan ng mantika sa kawali, kundi lulutuin ko siya sa pamamagitan ng microwave. Tama po, microwave po ang ginagamit ko sa pagluluto ng adobong mani. So, sabihin ko lang po sa inyo ingredients ng adobong mani. So, meron po tayong bawang na inislice-slice ko po siya kanina. And then ang mani, yan, olive oil, tsaka sea salt. Itong mani na ginamit ko ay ano siya, ayan, 453 grams. Hindi pa po siya luto. So, basically, ang pamamaraan ng pagluto ko sa microwave ay isasalang po ni, ilalagay po niyo to sa ano, sa microwaveable na lagayan, kagaya nito. And then lalagyan niyo siya ng tatlo o kaya apat na teaspoon na mantika. Hahalu-haluin po natin ganyan. Yan. Pagka nalagyan na po natin siya ng mantika, ilalagay natin siya sa microwave ng 4 minuto o kaya 3 oras. 2 beses po natin siyang ilalagay sa microwave, 4 minutes. 2 salang ibig sabihin. Pagkatapos niyan, luto na po 'yan. Ang hinahanap po nating texture para masabi nating luto na tong mais ay magiging ano po siya, golden reddish brownish na ano kulay. Ganyan. At ganun din po rito sa bawang, lulutuin ko rin po to sa pamamagitan ng microwave nang sa ganun ay maging golden yellowish brown po siya at crunchy. Yan po ay halo natin sa adobong mani mamaya. So, ito pong nakikita nyong mani, ito po ay naisalang ko na ng 4 minuto sa microwave. So, ganyan ang magiging kulay niya. Shiny na po siya, no? Hindi na siya halatang raw. And then, ibabalik po uli natin. Pagkatapos natin mahalo, ibabalik po uli natin yan sa, ano, sa microwave ng 4 minuto. So, ito po siya. Yan. Oop. Ilagay uli natin ang mani. So, yan. 4 minutes. Yan o. 4 minutes siya, ha. Hintayin lang natin. Pangalawang salang ko na yan eh. Yan. So, eto namang garlic na to, bawang, tawagin natin sa atin, lalagyan din natin ng ano yan, ng olive oil, konti lang, tantsahan lang, yan, and then, hahaluin natin siya. Yan, bago natin ilagay sa microwave. Yan. Para maging golden brownish, yellowish, crispy garlic siya. Yan. Pagkalabas po ng mani, kasi pangalawang salang na yan, so ang mangyayari niyan, okay na siya. Okay na yung mani. Susunod ko naman ngayon tong bawang. Pagkalabas natin ng mani sa microwave sa pangalawang salang, so 8 minutes po ang total na nun. Konti lang naman kasi siya, 435 grams. So 8 minutes ko po lang siya lulutuin sa microwave. Hahaluin na uli natin pagkatapos niyan. Set aside natin hanggang sa lumamig konti. At lulutuin ko naman sa microwave itong garlic para maging crispy yellow brown
garlic siya bago natin ihalo sa adobong mani. Yan, hintay-hintayin lang po natin. Yan. And then nakaluto na rin po ako kanina ng tinatawag ko na Kadoros spicy sweet and sour pampano fish. Yan po siya, oh. Yan. Ayan. Basic din po yan. Practical lang yan na pagluluto. And then meron akong asparagus. I cook it with butter, garlic po siya. Stir fry ang tawag ko dyan. Yan po yung pampano. Pagka hindi, yan, yung pritong pampano. Masarap po yan. Masarap na pang prito, paksiw, tsaka sinigang. Yan ang pinakamasarap na isda rito. So, 1 minute pa siya. Etong bawang naman, eh, dahil konti lang naman siya, ano lang to? Mga 3 minutes lang siguro to o 4 minutes luto na to. Tignan natin. Hintayin ko lang yun, ha. Yan, sarap, diba? Oh, yan. Dami naming ulam. Ewan ko lang kung ito. Ito, gusto ng mga bata to, eh. Itong stir fry na asparagus cooked with butter or garlic. Yan, ito. Hindi ko alam. Baka ako lang kakain yung ano ko. Maarte kasi mga bata. So, ayan, 10 minutes na lang, oh. Makikita ninyo. Hop. Ayan. Ayan. Pinatay ko na siya. Haluin na natin. Ayan na siya, oh. Ayan. Bantay-bantayan ninyo para hindi masunog. Ayan. Luto na po siya. Ayan. So, ilagay na po natin itong ano naman. Itong bawang sa microwave. Ayan. Bawang sa microwave. Mga 3 minutes. 3 minutes lang yan. Tingnan natin. So, eto. Set aside natin po siya. Pagkatapos maluto ng dalawang, ano na yan, mga 8 minutes lang, lagyan na natin ng ayan, konting asin. Hahaluin po natin. Ayan. Ayan na siya, oh, diba? Masyadong maraming asin din kasi maalat pagka masyadong marami. Yan, pagka nailagay na yung bawang dyan mamaya, pwede nang ano, haluin, then hayaan lang na lumamig kasi pagka mainit makunat po siya kasi nga luto sa microwave. Pero pagka malamig na yan, adobong adobo na po ang lasa niya. Yan. Halu-haluin lang natin. Diba? Simple po lang siya.
Ulitin ko po ang pamamaraan ng pagluto ng adobong mani na ginagawa ko ay sa pamamagitan ng microwave. Itong pinapakita po sa inyong halimbawa ay 435 grams po, ang dami niya. So konti lang siya kung makikita nyo. Dapat po ang gagamitin natin na bowl ay yung microwave bowl para hindi matunaw yung pinaglalagyan natin. Ayan, napakasimple lang po siya. So pagkatapos nito, hintayin lang natin matapos yung 3 minutes ng bawang sa microwave, and then ilalabas ko po siya. The same process po, hahaluin ko. Pagka hindi pa po siya golden brown, ibabalik ko pa po yan sa microwave ulit. Makikita po ninyo. Ayan, tapos na yung 3 minutes ko sa ano, sa bawang. So ayan o, oh, diba? Ayan. So haluin lang po natin siya. Ayan lang o, para lapit na siya mag crispy crunchy brownish na golden yellowish brown na ano, bawang. Sarap po yan. Yan. So hinalo ko lang siya konti. Yan ang itsura niya. Unang salang, 3 minutes na bawang. So balik natin ulit. Yan. Sarap ng amoy. So since konti lang siya, 2 minutes lang. So a total of 5 minutes po para sa bawang na kapiranggot. Ayan. So ayan po yung ano, yung mani. Ayan lang, diba? Lutong-luto na siya eh. Hintayin lang natin. Yan. Yan pagkain mo yan, oh. So hintayin lang po natin ang bawang na maluto. Patapos na po siya. Ano tumulit yan? Mani. Meron na yan, di ba? Hindi, konti pa. Kasi pangit yung pagkakagawa ko nung una eh. Wala ang lasa eh. Dapat may maanghang kasi, yun mo. Ayan na, patapos na. Ayan na ang bawang ko. Ayan na. Okay. Ayan na ang bawang. Diba? Pwede rin. Lagyan nyo ng labuyo na sili. Ayan na. Crunchy na po siya. Brown na po siya. Yung bawang ko. Hindi po yan sunog. Diba? Halo lang na. Anak, hawakan mo nga to, itutok mo doon, ilalagay ko lang tong bawang doon, ihahalo ko. Ayan. So, halo lang natin. And then, nahaluin pa po natin yan. Ayan o. So, ayan na yung bawang niya o. Pakita mo yung bawang. Ayan o, yung bawang niya o, golden brown na yellowish. Ayan. So, ayan po. Yan nagtatapos ang adobong mani ni Kadoro na niluto sa pamamagitan ng microwave. Yan. So, tignan natin. Yan po. So, eto po si Kadoro at ang inyong adobong mani. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much for watching. Until next time. Nalilagyan mo ng sili yan. Paano to kainin?